na 5 segundo lang ay inaabot daw ng ilang minutong paghihintay ang mga sasakyan sa cashless lane ng mga expressway. Ang dahilan, mga motoristang daan ng daan doon kahit wala namang load ang kanilang RFID. Nako, lagot na ang mga yan sa bagong polisiya ng Toll Regulatory Board. At nakatutok si Salima Refran. Noong unang araw ng implementasyon ng cashless system sa tollways itong Disyembre, sabi ng NLEX, nasa 35,000 ang mga motoristang may RFID nga, pero wala namang load. Isa raw ito sa mga dahilan kaya nagkabuhol-buhol ang traffic noon. Ngayon, higit 2 buwan matapos simulan ng transition sa cashless operations, nasa 1,000 pa rin ang daan daw ng daan sa RFID lanes, pero wala palang load sa iba't ibang expressway sa bansa. Marami rin ho yung nag-aabuso ng pumapasok ho sila ng mga RFID lanes na wala talagang load. You will be surprised yung statistics po na binigay ng mga operators. Meron po mga 50 times, 200 times bumapasok walang load. Dito raw bumabagal ang sistema at nagkaka-traffic sa toll plaza. Ayon sa Toll Regulatory Board noong Disyembre, nasa 5 segundo lang talaga ang pagbasa sa RFID na may load. Pero kung wala, umaabot yan ng minuto dahil sa pagbayad na ng cash at reloading. Kaya naman, sa mga susunod na buwan, magpapatupad na ng 3-strike policy ang TRB. Reminder daw muna na mag-load sa unang paglabag. Warning na sa pangalawa, habang huli at multa na para sa ikatlo para sa obstruction na may multang 1,000 pesos. Sa ganito po, madidisiplina natin yung mga tao na mag-load naman before pumasok ng RFID lanes para hindi ka makaabala naman doon sa mga compliant RFID users. Marami naman daw paraan para mag-load bukod sa mismo mga toll plaza. Pwede sa mga convenience store, gasolinahan, third-party payment service apps at mga bangko. Pero may mga motorista ring maaga naman daw nagpa-load pero hindi raw agad pumasok sa kanilang account. Minsan na-load na, hindi agad pumapasok. Pinare-review na ng TRB sa mga operator na maging real-time ang pagpasok ng load. Meron po silang sinight yung iba, karamihan yung mga bangko, because their system is still being upgraded. Hindi po nagiging real-time. So ang ginagawa po ng isang operator, hindi na sila nag-acknowledge ng mga hindi real-time na merchants. Nagkaroon tayo ng malaking system migration, no? Yung system migration natin, which also happened over the holidays and until about 2 weeks ago, mabilis na yung reloading time ngayon. Yung mga reloading channels natin online, lalo na yung mga bayad center, mabilis na. It's almost real time. Parang less than 10-15 minutes, naka-update na yung balance mo eh. Magpupulong ang TRB para sa pagpapatupad ng 3-strike policy. Pero bago raw ang hulihan, magkakaroon daw muna ng 2 buwang information campaign. Salima Refran, nakatutok, 24 Oras.